edad na 20 ay pinasok ng batang Pinoy na tubong San Fernando, Bukidnon ang professional boxing. Dumayo pa ang batang ito sa Davao para doon simulan ang kanyang karera. Hindi man pinalad ang kanyang debut fight, pero ang sumunod na 8 fights nito ay 7 doon ang knockout. Hanggang sa may imbitahan ng ating kababayan sa Japan at nakakuha ng experience. Sa pagbabalik ng Pinoy sa Land of the Rising Sun noong April 2018, ay nabigyan ng pagkakataon ang ating kababayan para maging challenger sa kasalukuyang kampiyon ng WBO Asia Pacific Welterweight title. Ang Pinoy mga bay ay si Alvin Lagumbay na may alias na Time Bomb at bitbit ni Alvin ang kartadang 9 wins with 9 knockouts at may 2 talo. Habang ang Japanese champion naman ay si Kieta Obara at veteran ito sa record na 19 wins with 17 knockouts na may 2 talo at 1 tabla. WBO Asia Pacific Welterweight Champion Nippon no Obara Kieta 2度目 no bowei sen o mukae mashita. 相手は Nakadilaw at itim na trunks ang ating kababayan mga bay at ang Japanese champion naman ay ang nakabughaw at puting trunks. Dito sa round 1 ay baon ng Pinoy ang kasipagan at lakas ng loob habang nilalabanan ito ang veteranong kampiyon sa loob ng kanyang teritoryo. Sa pagka-agresibo ni Alvin mga bay ay na-counter ang kanyang atake at sa left hook ng hapon, ang ating kababayan ay sa lona tumilapon. Muli pa namang nakabangon si Alvin at hindi nagpa-apekto sa pagbagsak at patuloy na sumugod at nakipagpalitan ng suntok sa kalaban. ボディを入れていく。そうですね。トップクリーン、サウスポーですからね。ここまで挑戦度というフィリピンのラガンベイです。やはりパンチの当て感というのは、具志堅さん、ラガンベイいかがですか。パンチは大きいですけどね。サウスポーの左ストレートがうまいというわけでもないんだけど、ちょっとやっぱりもらわない方がいいですね。危ない。Underdog man ang Pinoy sa laban na ito mga bay, pero kita mo naman kung si kabayan ang umatake ay napapaatras na lang ang kampiyon. ちょっと小ぶってくるところに何かカウンターのパンチを欲しいですね。小原どうしても一辺となってしまうところがあるんで、リッチはありますからね。とりあえず相手のペースで右左出てくるというスタイルです。小原蹴ります。目のパンチです。左のストレート。具志堅さん、どうやら左のストレートがかなり多いようですね。多いですね。だからやっぱチャンピオン、これはやっぱり右ストレートを出した方がいいですね。右のストレート、危ない、危ない。ちょっと少ない。 Pero ng segundo na lang ang itira sa oras ay naging maliksi ang hapon at kinounter ang bawat suntok ni Lagumbay. Dito nga ay nayanig ang Pinoy sa mga suntok na tumatama. Hanggang sa isang double knockdown ang nangyari at sabay na bumagsak ang dalawa. Pero mas malubha ang tama ng hapon at hindi na ito makatayo ang mag-isa. Isang upset win ang nakuha ni Alvin Lagumbay sa labang ito mga bay at ang Pinoy na ang itinanghal na bagong kampiyon ng WBO Asia Pacific Welterweight Champion. Sa unang laban ng Pinoy nitong taon, March 12, 2022, ay naimbitahan si Alvin Lagumbay sa isang non-title fight na ginanap sa Dubai. Doon mga bay, ay nakaharap ng Pinoy ang maskulado at mabalbas na katunggali na nagmula pa sa bansang Germany. Ito mga bay, ay si Attila Kayabashi na may kartadang 11 wins with 7 knockouts at may 4 na talo.
Maliit itong German mga bay, pero hindi pwedeng ismulin sapagkat malaki nga ang katawan nito. Malaki rin ang respeto nito sa kamao ni Lagumbay at laging kataas ang kanyang depensa. Pero alam ng Pinoy ang kahinaan ng kalaban at ito nga ay ang kanyang bodega. But his son is fighting against him by a bad effect. That's all we're going to do, yeah? Yes, that's, I'm just going to get to the fact that in his last fight, he was susceptible to body shots against two fight men. Cracked him with that left hook! Matibay rin ang German mga bay. At sa ganoong suntok, ay hindi ito bumagsak. Look at the shots, he's just digging and digging and digging. I didn't see it from behind you. And it's just the first round, and this is an 8-round fight. If Lagumbay is just going to take to the body, fight is going the distance. Oh my God, Jesus! But you gotta watch out for that hook, man. Just like that, I think I can time him coming in. He worked that body though, he worked that body. But remember, Lagumbay's showing his experience. Again, and oh! Big shot, big right hook, catches him. And the body work. Oh, yeah, we killed him on the same combination, he can move his head. Oh my God, see, look, he's afraid of the body. Okay, oh, Lagumbay got in a big right hand. Dito sa round 2 ay halatang pagod na itong kalaban. Pihira na nga lang itong sumuntok at puro pag-ilag na lang ang ginagawa. Oh! Big left hook over the top. It's going to be an incredible show, but another good left hand. Oh my God, that left hand. He's catching the body again. Again, punishing the body. The Kaibasi now making work for it. Started opening up in the second. He's out! Sa left hook na ulit ni Lagumbay magabay ay na-standing knockdown itong kalaban. Pero kung tutuusin ay stoppage na dapat ang naging hatol dito dahil umpisa pa lang ng round 2 ay kinakapos na ng hangin itong German. No, you know what? He's still in it. Oh, but his hands are low, he's hurt. No, stop the fight now. It's done. That's enough, bro. No, come on. Now he's just taking damage on this That's one. Enough, bro. But if he can, he's too much time. He's got 1:37 left in this round. He's taking too much damage. And Lagumbay's got a gas tank on him. Just getting tired punching him. Yeah, I know, bro. If he lands his round, no, listen. Oh, my God. Oh, now that's done. Yeah. Now that's done. I think it needs to stop at this point. The referee's looking at that. The corner's looking to throw it that round. Almost in there. Come on. Sumuko rin ang referee, este ang kampo ni Kayabashi mga bay, at panalo ang ating kababayan sa unang laban nito sa Dubai. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo ay hindi pa rin kayo bumibitaw. Nais ko pong malaman ang iyong reaksyon sa ating video. Pakicomment naman po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat, mabuhay tayong lahat.